Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Maminamahal na mga kapatid, ngayong araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Simon at ni San Judas, mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. At sa isang espesyal na intensyon sa misang ito, atin din pong isama sa ating mga panalangin ang kagalingan ng ating mga mahal sa buhay o ng ating sarili na nawa sa pamamagitan at sa tulong ng mga panalangin ni Santo Padre Pio, tayo pagalingin ng Diyos sa ating mga karamdaman, hindi lamang pisikal, gayon din ang karamdamang emosyonal at ang karamdamang espiritual. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa mga pangyayarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kaniyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah.
Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Welcome po sa Pambansang Dambana at sa parokya ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, sino po sa inyo dito ang nakakalimang cellphone na? Yan o, nagpalit-palit ng cellphone. Taso na kamay, yung nakalima na. Yung nakasampo. Ayan. Sa inyong pagpapalit-palit ng cellphone, di ho ba pag yun ay nandun sa box, pagbukas nyo ng box, may kasama ho yung manual. Binabasa nyo pa ho ba yung manual? Di na ho, ano? Basta i-oo na, lalagyan ng SIM card, okay na, gagamitin na natin. At pag nagka-problema, tsaka lang natin hahanapan, bakit nga ba ito'y bigla na lang namamatay? Bakit nga ba ito'y bigla na lang nag-a-alarm? Bakit ito ay hindi makasagap ng signal? Saka tayo babalik, hahanapin yung manual kung hindi pa na itatapon. At pag hindi nagkaigi, ba, palitan na ang cellphone. At mga minamahal na mga kapatid, hindi lang huyan sa cellphone. Pag tayo bumibili ng mga appliances, lalo tigit, pag yung ginagamit naman natin, papalitan lang dahil nasira yung isa, kalimitan ho sa atin, hindi binabasa ang manual. Kaya pag minsan, ano nangyayari? Napapahamak. Kaya pag minsan, madaling masira yung appliances. No? Nakalagay doon naman sa manual, ano? Magre-reklamo pa tayo doon sa ating pinagbilhan. Bakit ba itong aking electric pan? Bagong-bago. Sira na agad. Sasabihin sa inyo ng binilhan, aba, ay nakalagay ho dyan, every 6 hours ng gamit, dapat papatayin. E ikaw naman ay 12 oras mong ginamit, e di nasira. Sinong may kasalanan? E di ikaw na bumili. Mga minamahal na mga kapatid, bakit ko po binabanggit ito sa inyo? Sapagkat sa ating mabuting balita, napakinggan natin si Jesus ay pumili ng 12 niyang apostoles. At napakagandang paalala sa atin yung ginawa ni Jesus bago siya pumili. Siya'y magdamag na nagdasal. Siya'y nanalangin. Mga minamahal na mga kapatid, yan din po ang paalala sa atin. Kailan nga ba tayo nagdarasal? Pag minsan tayo nagdarasal, kapag nakita na natin yung bunga ng ating desisyon. Pero bago ka magdesisyon, hindi ka muna nagdasal.
Kaya totoo yung sinasabi, nasa huli ang pagsisisi. Dahil nga, mga minamahal na mga kapatid, paalala sa atin ni Jesus, pag may gagawing desisyon, pagdasalan mo muna. At sa bawat araw, tayo ay gumagawa ng desisyon. Kaya naman, bawat araw pala, dapat tayo'y nagdarasal para yung ating desisyon ay naayon sa kalooban ng Diyos. Sipin niyo ho, kung kayo'y nakakaisip gumawa ng kasalanan, pero ang inyong ginawa'y nagdasal muna, tutuloy mo pa kaya yung gagawin mong kasalanan? Halimbawa'y naisip mo, parang gusto kong puntahan si Kumare, baka may latest, baka may bagong chismis, pero ang ginawa mo, nagdasal ka muna. Lord, ako ho ay pupunta kay Kumare. Ba? Makukonsensya kay? Sasabihin mo, nako, Lord, sorry, hindi na po pala. Baka ako'y mapachismis laang. Mga minamahal na mga kapatid, nabanggit ko sa inyo kanina, kapag tayo'y bumibili ng mga bagong gamit, dahil ito mga appliances, di natin binabasa yung manual. Kaya napapahamak tayo. Kaya nasisira agad yung gamit na binili natin. Paalala sa atin ng Diyos, tayo rin, kailangan din natin munang tingnan, pagdasalan, yung mga bagay na ginagawa natin. Yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay, atin munang pagdasalan. Para ho bang tingnan muna natin yung nilalaman ng ating puso at isip, atin muna itong pagdasalan. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon pong kapistahan ni San Simon at ni San Judas. Si San Simon, ito sa ating mabuting balita, dalawang Simon ang nabanggit. Si Simon na tinatawag o tatawaging Pedro. Hindi po yon ang ating pinagdiriwa ngayon. Dahil si San Pedro po yon. Si San Simon, ang binabanggit dito, ay si San Simon ang makabayan. Na? Iba ho ito kay Pedro na Simon. Yung Judas, dalawa din hong Judas ang nabanggit. Si San Judas Tadeo, yun yung ating pinagdiriwang. Yung isang Judas, Iscariote, yun yung nagtaksil kay Jesus o nagkanulo kay Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, sa pagpili ni Jesus sa kanyang mga apostol, siya'y nanalangin, siya'y nagdasal. At yan din ang paalala sa atin. Tayo'y narito. Marahil marami kayong mga kahilingan, marami kayong ipinapanalangin, marami kayong pinagdarasal. Tama ho yan. Makita muna natin, ano nga ba yung tamang maging desisyon ko sa aking buhay? At sa banal na Eucharistia, ating hilingin, Panginoon, sana nga po, ituro mo po ang tamang desisyon sa aking buhay. Ako po ay may mga iniisip ngayon, tama ho bang ito'y aking gawin? Ako ho ay may mga pinagdaraanan ngayon. Ano ho ang dapat kong gawin? Liwanagan niyo po ang aking puso at isipan. Mga minamahal, sa atin pong pagpapatuloy ng banal na pagdiriwang, ito ang ating ipanalangin. Gabayan tayo ng Diyos, magdasal tayo upang tayo'y Kanyang liwanagan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapalamo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahain ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gilimong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, o sana hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayundi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ni na San Simon at San Judas at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa aming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spirit, open us through.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Truly present in the Eucharist, our Savior loved us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord, deliver us. Save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit na mga apostol San Simon at San Judas, kami naway panatilihin ng aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo muna para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, Capillo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCB as a national shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church
ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunubena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre. At buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikapito, ang kumpilang pangparokya ay gagawin natin sa 25 ng Nobyembre. Para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang 7 lamang ng Nobyembre. Isang panawagan din sa ating mga kapiyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Jenner De Castro. Ako po ang puro-paro po dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ito po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po inyong matutulungan. Sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Sunod pong misay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Isusunod po agad ang liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig pagkatapos ng banal na misa. Magsitayo na po ang lahat. Katulad po ng nabanggit, pagkatapos po ng ating banal na misa ay sa mga nais po na magdasal para sa kagalingan ng kanilang mga sarili at ng kanilang mga mahal sa buhay ay manatili lang po tayo dito sa loob ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat, salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang sigmata. 50 taon niya dinala. Ialintana ang sakit at paghihirap, buhay nila sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Petrechina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mo paalaala. Padre Pio ng Petrechina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-ayang buhay namin sa ating Diyos Ama.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng maubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrecina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga hagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Na di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ay kilabas po ng inyong mga dasalan, ng mga pababasbasan po natin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Parin nyo na pong ialay ang mga bulaklak sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Sa mga nagnanais pa pong magalay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.